current affairs. Sa tuwing gumagamit tayo ng cellphone o telepono, manonood ng sine o TV, makikinig sa radyo, o sa kada sakay natin ng tren, o iba pa mga pampublikong sasakyan, may mga boses tayo narinig na nagsasabi sa atin kung busy ang linya, o saang istasyon tayo bababa, o ano mga palabas sa sine o TV ang dapat nating abangan. Araw-araw natin silang kasama mula paggising hanggang pagtulog. Pero, hindi naman natin sila kilala. Magandang hapon. Ako po si Julius Babaw. At sa edisyong ito ng ABS-CBN News and Current Affairs Special Report, ipapakilala namin sa inyo kung sino ang mga tao sa likod ng mga boses na naging bahagi na ng ating buhay dahil sa kanilang puhunang gintong tinig. Panahong hindi popular at kaunti pa lang ang nagmamay-ari ng telebisyon, ang radyo ang pangunahing aliwan at pinagkukunan ng impormasyon. At ang ilan sa mga pinakasikat na personalidad noon, produkto ng radyo. Tulad ng mga radio icons na sina Tia Deli Magpayo ng DZRH. Ito ang inyong Tia Deli. Si Kuya Cesar, na kilala sa bagal ng pagsasalita. Minsan, kung alin pang totoo. At si Helen Vela, na sikat sa kanyang malambing na boses. Narito ang isang kasaysayang susubok sa inyong pananalig at pananampalataya. Subalit, may mga okasyon. At sino nga naman ang makakalimot sa boses na nagpasikat sa katagang hanggang simuli po. Do say anybody on, always remember, walang knowledge, walang power. Bye-bye! Television in the Pero sa pagbabago ng panahon at pagsikat ng telebisyon, hindi lang boses ng mga taga-radyo ang nakilala ng mga Pilipino. Tulad na lang ng araw-araw nating narinig na boses sa ABS-CBN. 40 years of ABS-CBN. Mapadrama. Bago mag TV Patrol, aksyon para sa pagsasamang nasira, si Gabriel ang magsisilbing tulay. Minsan lang kita iibigin. Pagkatapos ng Guns N' Roses, Showbiz, close na close ang bonding. Hindi man siya, pero sino nga ba siya? You're watching ABS-CBN Sports. Stop lakas mo. Ngayong hapon, makikilala nyo ang boses sa likod ng ABS-CBN. Sir, musta? Buti. Isang hudyat ng katapusan. Ito na ang labanang kay tagal mo nang hinihintay. Immortal. Siya na nga mga kaibigan, ang boses sa likod ng ABS-CBN sa loob ng 23 taon. Walang iba kundi si Mr. Peter Musngi. Kailan pa nagsimula yung talent mo sa pagbo-voice? Siguro nung bata pa ako kasi na-expose na ako sa radio broadcast, no, dahil andun ang ate ko sa radio station, nagmamanage siya, naging drama talent siya, naging announcer din yung isang ate ko. At ang lahat ng pasimula nito siguro yung tatay ko, dahil Kristo daw siya sa sabungan eh. Ang hindi alam ng marami, nakilala muna si Sir Peter sa bansag na Peter Rabbit nung siya ay nagtatrabaho pa sa radyo. Out of siguro boredom, I was singing Little Peter Rabbit Has a Fly Upon His Nose. Hindi ko alam nakabukas yung microphone ko.
So narinig ng mga tao at isa sa mga nakapakinig nga si Helen Vela. Kaya mula noon ang tawag na sa akin Peter Rabbit. Nang maging DJ, unti-unting natutunan ni Sir Peter ang commercial announcing. Sinubukan ko pa ngang mag-audition para kay Sir Peter kung papasa ang boses ko. Sa lahat ng iyong inaakala, magbabago na. Ngayong huling buwan, isang panibagong simula, isang hudyat ng katapusan, kumapit na sa walang hanggan. Ito na ang labang kay tagal mo nang iniintay. Immortal. Okay, sir, pasado ba? Probably. Pero pwede na. Oo. Ganun lang, so talagang ano lang, modulation lang. Yes. So you're conscious about your voice. Uh-huh. But dapat mas conscious ka sa mensahe nung script na binabasa mo. At kung ang iba ay may lunch break pagdating ng tanghali, dahil inipon namin ang lahat, nahilig. Dito sa VO Room, si Sir Peter, sang katerbang scripts ang pananghalian. Bawat eksena, umaapaw sa emosyon. At alam nyo bang si Sir Peter Musgi din ang Vice President ng Manila Radio Division o DZMM at Managing Director ng ABS-CBN Sports? Tapatan! Aminan! Lantaran! The Buzz! Napamahal tayo sa boses na yun. What is going to be effective? At effective siya. Kapag gusto ng excitement, gagawin niya yun. I'll never do that. Excitement? Ganun pa rin ako eh. Papapogi pa rin eh. Hindi ba? But then, kung ano ang gusto ko, ano, if what works, kung ano ang what's effective, yun ang gagawin niya. And he's very good at that. And maybe that's one reason kung bakit ang mga tao excited sa mga shows ng Channel 2 is because ang galing ng ating voiceover announcer. Katapusan. Ito ang labanang kay tagal mo nang hinintay. Marami na rin kabataan ang kanyang na-impluensyahan. At sumunod din sa yapak niya gamit din ang boses. My name is China Hart at syempre may pag-uusapan tayo tonight ang ating top. Malit na malit pa ako noon. He was a DJ before for KB 89.1 at naalala ko yung name na Peter Rabbit na whenever I hear his voice, parang sabi, yung ganda ng boses nitong taong to, and never in my wildest imagination na magiging boss ko siya. At sa paglipas ng panahon, may mga mas batang sumusunod sa yapak ni Sir Peter. Sa Studio 23, iba, kabarkada. Voice acting and acting, whether it's on camera or on stage, they complement each other. Like I think if you're a stage or a film or TV actor, you learn a range of emotions that you have different characters to play. Kung may dadala mo yun into the booth, it gives you versatility. Kung akala nyo panlalaki lang ang profesyong ito. This May, it's time to hit the beach. Keeping Up with the Kardashians Season 5. Only here on the channel where you wanna be. Velvet. Pagdating na sa dubbing, kahit magdamagan akong gising yan, if may schedule ko ng dubbing, nabubuhayan ako. Iba-iba yung feeling. So sabi ko, parang ito yata talaga ang dapat kong gawin. Showtime! At para sa mga nagmamay-ari ng mga boses na inyong naririnig araw-araw, iba, kabarkada. Mapa TV. Iibigin. Right here sa Tambayan, 101.9, Sangkapa. O radyo. Anyway, kayo babalik mo na pag-usap. In the name of love. O kaya pelikula. Forever and a day. May isang bagay siyang nais nating maalala kung pag-uusapan ang mga boses nilang tumatak na sa ating isipan. Frankly, mas maganda yung voice ka lang na I can go anywhere, I can ride the jeep, I can ride the tricycle, okay lang, walang problema. It is something that gives me a lot of satisfaction na pag na, may nakarinig ng boses ko, parang ikaw yung taga-Channel 2. You know, happy na ako nun. Pero as much as possible, I would rather remain a voice, really. Kuya, naalala mo yung mga commercials sa TV? Oo. Alam mo yung mga commercials na may tukus. Sige, sayaw. Kini mo. Sige, pag-ibig.
sa unang sandali, sa bawat sandali. Bobby, Bibo, bagong Bibo. Anong sikreto ng bagong Bibo?